sa akin. Pinangako nyo na dadalhin nyo yung inyong latest SALN. Pahingi po nung kopya nun. Nasapit na po, Your Honor. Comsec, pwedeng pahingi po ng kopya. Salamat, Comsec. Salamat, Sen Jinggoy. Okay, meron din po akong kopya nung inyong December 2022 SALN. Opo. Ah, sorry. Ito ay as of July 2022. Yung latest po ninyo para sa year 2023. Your Honor, andyan na rin daw. Andyan na rin po. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, just before the Chair recognizes Sen. Rafi, ang hawak ko ngayon ay dalawang kopya ng SALN as of July 1, 2022. Yung pong SALN 2023, Mayor, na pinangako nyo na dadalhin nyo. Pahingi na po ng kopya. Your Honor, andyan po yung copy po. Nasaan? Part po na compliance po. Naka-attach daw po. Comsec? So far, ang nakikita ko po ay... Okay. All right. So, meron na tayong SALN as of December 31, 2023. Okay. Salamat, Mayor. And I also have a copy of your December... Sorry, not your December 2022, but your July 2022 SALN. And... Madam Chair, pwede mo... Yes, and Rafi. Kasi may nakita ako dito sa kanyang SALN na marami siyang dump truck at helicopter. Right? You own this? Wala kong partner dito. Sarili mo ito. Ikaw nagmamayari dito. Naka-raise ko sa'yo lahat to. Your Honor, yung dump truck po, napinta ko po siya last year. Yung helicopter po, gagawin ko po sana siyang negosyo. Kasi nagkaroon po... I'm just asking you. Sa akin po. Sa'yo to. Binili mo ito, sarili mo. Wala kang partner sa pagbili mo ito. Kasi dito kasi sa iyong income tax as mayor, hindi kaya mong bumili nitong mga dump truck at helicopter kasi 500,000 lang ang declared mo na income dito. Okay. So, siguro doon sa business mo, nakadeklara to. So, magkano sweldo mo doon sa negosyo? Your Honor, hindi po siya sweldo. Binibigyan po ako ng tatay ko po. In fact, yung helicopter po, partial po ng pinagbayad ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Kaya nga po, lahat ng income mo dapat na pumapasok sa'yo, dapat deklarado sa BIR yan at binabayaran mo ng tax para malalaman kung saan galing yung pera na pinambili mo rito. Kasi right now, I don't see any documentations na maja-justify itong malaking amount na sabi mo wala kang partner, mag-isa ka lang, pangalan mo, na paano mo nabili ito? Saan pera nang galing to? Siyempre, sabi mo sa negosyo mo. Now, nagbabayad ka ba ng tax doon sa negosyo na pinagkakitaan mo? Meron ba? Madam Chair, pwede ba tayo humingi ng dokumento sa BIR kung meron na para magkaroon siya ng ganung kalaking amount na makabili siya ng dump trucks, 1, 2, 3. Makabili pa siya ng mga motor vehicles and helicopter. Yes, Sen. Rafi. Actually, nandito ang BIR. Baka gusto nilang sagutin din yung tanong ninyo. BIR, meron ba tayong makakuha ba kami ng dokumento pertaining to this na she was able to acquire all these expensive vehicles and of course, helicopter? Attorney Tibayan, or yes, please? Good morning po. Yes, we can request that, Madam Chair. If we may lang po, since it's covered under Section 270 of the Tax Code, may we request from the Mayor a written consent allowing us to provide this committee the requested documents po. So Mayor, pwede nyo bang bigyan ng written consent ang BIR para ma-issue nila sa committee kasama si Sen. Rafi yung hinihinging dokumento? Opo, Madam Chairman. At yung pera po na pinagbili ko po doon sa helicopter po ay galing po sa tatay ko po. Okay. Ano po ng trabaho ng tatay mo? Bakit mayaman siya at marami siyang pera?
Yung tatay ko po, meron po siyang embroidery po dito sa Pilipinas at may negosyo po siya sa China. Okay. So, BIR, pwede ba tayo mag, pwede natin makita yung income tax o kung nagbabayad ba ng tax itong papa niya dun sa kanyang embroidery na para eh, magkaroon ng perang pamana dito kay Mayor Go at pambili niya ng kung ano-ano pang mga luho or I'm sorry, mga helicopters? Attorney Tibayan, including po yung father niya, yung tax returns ng father niya. The father siguro must be here, right? Yes po. Okay. So Mayor Go, so sabi mo may embroidery. Saan po yung embroidery factory? Is that a factory? Yes po, Your Honor. Anong pangalan? QJJ Embroidery po. Nasa Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Opo. Okay. Ilan empleyado po nito? Hindi po ako yung nagmamanage po dun eh. Pero sigurado po ako may empleyado po doon. Okay. Marami po. So siya po ang nagbigay ng kapital sa inyo? Para yung tatay ko po, nagbibigay po siya ng pera po sa akin. Magkano po yung mabinibigay ng pera sa iyo? Hindi po siya in a monthly basis po, Your Honor. Pero yung capitalization, di ba nakapagbigay siya? Kaya ka nakapagpatayo ng mga iba't ibang negosyo? Yung embroidery po, ang nagmamanage po is yung tatay ko po. 14 years old pa lang po ako, nag-umpisa na po ako maghanap buhay, magtrabaho. At every now and then yes, po, binibigyan po ako ng tatay ko po. Pero nagbigay sa iyo ng malaking pera, big chunk of money, binigyan ka ng father mo. Kaya yun ay nagamit mo para i-invest sa mga negosyo mo. Opo, Your Honor. Pero hindi po siya biglaan. Unti-unti, nagbibigay po siya sa akin. Okay, was that declared to the BIR? Those unti-unti money hanggang sa lumaki at naging enough para makapagpundra ka ng negosyo. Kasi dapat pag nagpundra ka ng negosyo, masabi mo doon kung saan ang source noon. Opo, Your Honor. Ang understanding ko po, since hindi po siya income, kaya hindi ko po siya dineclare po. But that has to be declared BIR, di ba? So anybody, anything na pera na pumasok sa iyo at yung perang yon in-invest mo sa negosyo, that has to be declared sa BIR. Attorney Tibayan. Attorney? Yes po, basta may income po na re-receive, no? Even if at the end of the day, marami expenses, nag-file pa rin po dapat. Okay. And Sen. Rafi, may tanong din si Senate President Pro Tempore dun sa isang sagot ni Mayor Alice kanina. Yeah, ano yung negosyo, ng, with the permission of Senator Tulfo, Madam Chair? Go ahead. Ano yung negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics. Opo, may embroidery din po. Niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay siya ng tatay mo? Sino po nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Gaano kadalas yung 500,000? Gaano kadalas yung 1 million? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gaano kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, since 14 years old po ako. Negosyante ka na no? 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. So nagbibigay siya ng pera, kalahating milyon, 1 million, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. In fact nga po, na kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, hindi po ako naglagay po ng sufficient. Okay, nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga isang linggo lang po. Sigurado kong babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang kita tatanong sana sagutin mo ang buong katotohanan. Sino nag-operate ng, o nagmamanage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Xi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Ji-yang po na taga Baofu po.